tawad sa napatulan ko, pero hindi ako natuwa nung sinagot ko yung ano, na konsensya ako. Kasi yun nga, in-install sa atin, maging mabuti. Pero sana naman kasi, kung gusto niyo ng respeto, respetuhin niyo din kami. At lalong huwag kayong sumusugod, kasi kami, hindi naman ako sumusugod sa lugar niyo. At pagbababatukan ko kayo, bigla ako magsusorry, hindi ko naman ginagawa yun. Ma-respect, doon na lang kayo magkalat ng ano sa mga group niyo, para may sarili tayong echo chamber. Huwag kayong magkalat ng tayo dito sa lugar namin. Okay, that's it. Then, bawal pictura ng balota. Okay, sorry. Kasi nag-post ako kanina na by December, pag-uwi namin, yung mga boboto kay Ma'am Lenny, bigyan natin ng incentive, picture lang yung balota para siguradong kami ni Will bumabargod na rin. Sobra na rin. Tama, quiz. Kailangan eh. Ginawa ko yan nung ano, tas nasisinga ako bakit ako pumapatol nung bandang December. Kasi may mga punto na kailangan nating ang apoy, kailangan natin apulahin kahit maliit pa lang. Yun ang nangyari. Hinayaan natin na unawain sila, yung apoy lumobo lang. Kaya ganyan din, yung sungay nila lumakip. Kaya maliit pa lang sungay, putulin na. Tapos nawala ako. So, bawal picture and sorry po. Doon sa sinabi ko, magbibigay akong incentive. Pero para sa akin, bilang tanong ng pasasalamat, in my own way, hindi ako makapagpagawa ng palugaw ngayon. Kasi nga, wala din naman ako work, irregular, waiting dun sa job ko. Ito lang yung naisip kong way, bilang OFW na tayo, may chance din tayo. Kasi kung umuwi tayo, lahat naman tayo namimigay ng pasalubong eh. Ngayon, ba't hindi natin mas bigyan ng pansin yung mga taong nag-Lenny rin? Bakit? Kasi kahit sa Pilipinas, ginigipit naman sila ng government eh. Parang magbumoto kay BBM. Diba? Alam naman natin, tayo mismo, kamag-anak natin, ba't di natin sila lambingin ng ganyang pamamaraan na, sige, may matatanggap kayo, o sige, mas priority kayo once na umuwi ako. Tayong mga, diba? Yung simpleng ganun, malaking epekto nun. Lalo na, yun, tao sa tao mangyayari nun. So, marami akong kamag-anak na Lenny. Parang to booster, ano lang, na oops, huwag kayong magpapadaya pagdating ng eleksyon. Kasi kaya naman namin palitan yung ino-offer ng mga mayor nyo. Kaya naman namin ibigay sa inyo yan. Huwag tayong magpadaya sa eleksyon. Yun lang yung pinaka-point ko dun eh. Mas pa nga eh. Kung bibigyan silang 3K, ba't di natin bigyan? Ganun din, Pasko din naman yan. Kung uwi tayong Pasko, di ba? At least, ipaalala natin sa kanila na may reward din naman yung gagawin nilang pagboto ng tama. Yun lang yung pinupunto ko po doon. Mali lang ako na sinabi kong picturean yung balota para patunay na si Ma'am Lenny talaga yung binoto. Mali yun. Guys, bawal magpicture ng balota. I'm taking it back. Binura ko na po yung post. Baka ma-void yung mga boto natin. So, basta kilala nyo kung sino kayong boboto kay Ma'am Lenny. Mag-Jollibee tayo. Sige, gano'n na lang. Pa-Jollibee tayo. Pero, wag, syempre, mas matimbang yung mga taong pupunta kay Ma'am Lenny. At mag-aabot tayo, syempre, sa mga taong mas alam natin na parang ano lang, lambing lang na pasasalamat na kahit papano, pinili nila yung tama. Yun. Dahil ganun din at election day, susuhulan din sila ng mga politiko mismo. Para i-push lang natin sila na maging mas konkreto pa na kay Lenny na lang. Kasi kung bibigyan lang din naman sila ng politiko that day, kaya naman natin ibigay yun. Hindi nga lang that day. Pero, yun lang. Sige tayo na sana si Ma'am Lenny. Yun lang po ang ano ko doon. Bibigyan ko siyempre kahit, bibigyan ko yung mga, ano, yung kamag-anak mo yun eh. Pero siyempre, mas bibigyan natin ng importansya yung nagbigay din ng importansya sa adikain nating ilaban si Ma'am Lenny. Yun lang po yung punto ko doon. Binabawi ko po, binura ko na bawal picture lang ng balota. So, konsensya na lang. Kung bang nag-Jollibee tayo at sumakit siya nyo, alam nyo na sino binoto nyo. Pero, kilala ko kayo, kilala nyo ako, at nagdarasal lang ako, kaya ako sinabi to na sana yung iba, huwag magpabulag sa pera.
at sa pride. Kasi kung pera lang usapan, kaya din po namin ibigay sa inyo yan. Ba't hindi napakulong ang Marcos for 35 years? Eto, pag-usapan natin. Kasi narrative din to ng mga ka-BBM natin, linalabas nila. O kung talagang ano, bakit hindi nyo napakulong ng 35 years? Ba't andyan pa rin? Guys, kung may topic po kayo na gustong i-ano, ilinalagay ko po. Ito nga, diba? Lahat to, mga topic na gusto na, mga binanggit nila, binabasa ko isa-isang comment, ako mismo nag-heart niyan. At yung mga gusto nyong pag-usapan, nino-notes ko po yun. Iniisa-isa kong rine-review. 35 years, sagutin natin. Kasi, meron na bang napakulong mayaman? Sinasabi nila, hindi daw guilty si BBM. Kung guilty, ba't hindi pa kulong? At ito pang binabato sa atin, kung guilty pala, ba't hindi kayong tumistigo? Baka kayo ng susi para makulong si Marcos. Ginadaan tayo sa pagpipilosopo. Nakalimutan, gusto lang nila mapagtanggol yung tao nila. Tinadaan nila tayo sa pamimilosopo. Ganyan sila, di ba? Paano mo mapapakulong ang mayaman? Yun nga yung gusto nating ibago eh. Kaya nga natin linalaban si Ma'am Lenny para mabago yung sistema. Nakausap namin nila nanay si Sir Chel Jokno. Linapit ko yan, Sir Chel. Pag kayo ba nakapwesto, maari bang bigyan nyo ng chance na mapabilis ang trial natin sa Pinas? Kasi ang mga tao tinatamad maghabla kasi iniisip nila tatagal lang naman. Bakit pa ako maghahabla? Kasi nga, may inequality sa justice system natin. So, 35 years, paano mo mapapakulong? Bilyonaryo yan. Sa dami ng pinera, daming sinuhulan yan. Si Cayetano mismo nagsabi, kayo, kaya hindi kayo mapakulong. Lahat ng nagdaan ng presidente, dinikitan nyo. Para lang hindi kayo mapakulong. Convicted na si... si Imelda, convicted yan. Ba't hindi napakulong? Diba? Ngayon, sasapulin na tayo na 35 years hindi napakulong. Kasi nga, may mga pera yung mga yan. Dinikitan eh. Kita mo nga, hawak kayo 70 plus, 78 na governor. Paano nyo kami sa pipilosopo eh na ba't hindi napakulong lang 35 years? Isipin nyo maigi yun. Dahil kung kayo yun, kulong kayo. Kahit BBM pa kayo. Kahit DDS pa kayo. Kahit Lenny pa. Kulong tayo. Dahil wala tayong perang ganun. Napapaikot na may pera. At yan sila mismo ang mga nasa unit team. Kaya nga, linalabanan nila si Ma'am Lenny para hindi sila mapakulong. Eto na, subukan nyo i-boto si Ma'am Lenny. Makikita nyo, di mapakulong natin yan. After 35 years, finally, mapapakulong na natin yung mga taong mali. Mga taong umabuso. Dahil yun ang platforma ni Ma'am Lenny, ilaban ang mali. Big equal rights sa lahat, walang mayama, walang mahirap, pantay-pantay. Doon matatapos yung 35 years na binabato nyo sa amin. Makikita natin finally after 36 years na pakulong ang mga may pera at nasa taas na estado. Walang malakas, walang padrino. Tulungan nyo kami, sige, boto natin si Ma'am Lenny. Doon yun makikita mapapakulong yung mga yan. Sapulin nyo kami, bakit di mapakulong? Kami tumistigo, baka kami na makapagpakulong. Sila nga may pera, yun ang pabaguhin natin, baguhin natin yung sistema para hindi kayo pwede, para hindi na tayo magganyan. Kahit sino, kahit kayo mismo. Kahit mga barangay official nyo, kahit mga mayor nyo, hindi na kayo matatakot hindi labanan. Kasi pantay ng laban. Wala na sa perang, wala na sa posisyon. Kung sino na lang ang nasa tama, yun na ang mahuhusgahan. Kaya hindi natin pwede sabihin na yung 35 years hindi napakulong. Kasi nga may pera. Si Marcos hindi napakulong. Kasi dinala si Marcos, hindi mapilahan kasi nasa Amerika. Nung umuwi dito, patay na. So paano kakasuhan si Marcos? So yun lang, kung gusto niyo makita yung pantay na hustisya, para mangyari yan, iupo natin yung mga taong gusto ng tamang hustisya, ng pantay. So yun po, napag-usapan natin yung mga topic. Kung meron pa po kayong mga topic na na gustong pag-usapan, ay sabihin niyo dito, write niyo po dito, mga ka-adventurers, susulat ko. Lahat, isa-isayin po natin yan. So, pinag-usapan natin bakit kailangan mag-back out ni Pacquiao. Kailangan ni mag-back out ni Sir Pac Manny kasi nga, bukod sa naubusan siya ng pera, pakita niya sa atin na totoong puso, totoo na ang puso niya nasa masa. Sayang na din naman eh, wala naman, hindi niya na mahabol si Ping, hindi niya na mahabol si Isko.
So yung tao niya, pag nag-back out siya at in-endorse siya si Ma'am Lenny, malaking epekto sa lahat yun, sa lahat ng Filipino. Kahit yung mga BBM, may mga BBM doon ang pupunta sa atin. Kasi nakita nila, nag-unite talaga. At yung puso natin ay para talaga sa pagbabago. So, Pacman, please, please, mabata ka pa, tumakbo ka after next, ano, mas magiging, magagamit mo pa nga to eh. Dahil sa puso mo, nag-back out ka, sumuporta ka sa dapat suportahan. Nagbigay ka lang ng pera, ngayon wala na tayo magagawa doon. Pero mas marami pang mababawas sa'yo pag dinaretso mo pa yan. So, tama na. Alam naman natin, hindi mo na may ano. Ibigay mo na kay Ma'am Lenny yung ano. Kaya na ni Ma'am Lenny yan, Pacman. May time ka pa. May time ka pa. Don't worry. At papasalamatan ka lang Pilipino pag ginawa mo to. So, tayo po, pag nakita natin personal si Sir Pacman, i-install natin sa kanya to. Sir, ba't di po subukan nating bumaba para kay Ma'am Lenny? Kasi mga tao ni Ma'am Lenny, sure kay ni Pacman, pupunta sa atin. Mag-ama, tinutukan ng baril, pinakita ko po. Kung hindi nyo napanood yung kanina, kung sino tama o mali, hindi natin alam. Pero, iwasan natin yung init ng ulo, replay nyo na lang po. Sana po, ayaw natin ng ganitong mundo. Automatic, in a snap, pwede ka mamatay. So, diba? Paano yung anak natin? In a snap, dahil sa kainitan ng ulo, nangyari na yun. Nung ECQ, ang daming nangyaring ganyan. Pinagbabaril kahit sinto-sinto pala. Tapos, bawal picture ng balota. Bawal po picture ng balota. I'm reminding. Sorry po sa ano ko. Pero gawa tayong way paano natin makonvince ang mga kamag-anak natin bilang OFW. Basta, kaya nyo na yan. Ba't hindi mapakulong sila Marcos? Yun po, napag-usapan na din natin. So, yun lang. Quick live. Kakagising ko lang. Nagising lang ako. Tinapos na natin tong day 26 ng 30. Lang guys, salamat sa mga nagpunta. God bless you all. Pray po na tayo, mas maging vocal, mas maging palaban, sabi nga ni Ma'am Lenny. Mas maging palaban na tayo. Kasi ilang araw na lang. So kailangan natin patulan bawat patulan kung papatulan, wala. Ito na, kailangan na nating i-defeat. Ito na talaga, ito na yung war. Hindi ito yung Cold War eh, ito na yung war. 26 days na lang po. So, burahin ang mga misinformation at palitan lang ng katotohanan. Kaya ako po ito ipinose, ginawa akong subject para 26 pa lang, may time pa tayo para maparating kay Sir Pacman. So itong buto na to, itong seed na to, hopefully, bago mag-election, 1 week bago mag-election, 4 days bago mag-election, magbunga sa puso niya. Kaya natin binato itong binhi na to, itong seed na to. Sana, hopefully, kasi pag maganda ang binhi, kahit sa batuhan mo'y bato, kahit sa semento mo'y bato, magiging puno yan. So, si Sir Pacman, pinakita niya naman na may puso siya. Hopefully, bago mag-eleksyon, tumubo sa kanya yung knowledge na to at kumampi na sa atin. So, balik tayo na, this is April 12, balik tayo April 13. Tinapos ko lang yung para this day. So, bye guys. Thank you sa mga nagpunta. God bless at good night. Please like and subscribe!